Magandang araw pong muli mga kapatid. Magbabahagi po ulit tayo ng mga orasyon na maaring makatulong sa inyo sa gamutan man o sa mga pagkakataong hindi nyo inaasahan na mga mangyayari o posibleng mangyari na pwede sanang maiwasan kung magkakaroon kayo ng mga orasyon ng lihim na karunungan. Ibabahagi ko sa inyo ang mga orasyon na panlaban sa kinukulam o sinasapian upang hindi kayo saktan. Orasyon na kasisilawang kayo ng may sapi at takot sa inyong taglay na liwanag. Orasyon pamako sa may sapi. Orasyon sa kahoy na sinukuan. Orasyon upang mapalayas ang masamang espiritu sa katawan. At orasyon pampabalik ng ulirag o ng alaala ng pasyente. Samahan natin ng orasyon sa tagabulag, orasyon sa lakas, orasyon sa may mga masasamang tangka sa iyo, at orasyon sa mga pamamaga at pagpapahilom ng sugat. Bago po tayo gumamit ng mga orasyon, ay dapat ay nakapagpuder na po tayo at nakapagdebosyo na sa ating mga napiling padrino o mga gamit. Maging banal man ito o santo o isang Diyos, dahil ito po ang magpapagana ng ating mga napiling orasyon. Kung kayo ay nasa lugar o nasa pagganap ng gamutan at ang may sakit o pasyente ay nasa ilalim ng espiritu ng kadiliman, ay posibleng manakit ito o maging bayulente kung minsan. Maaari niyong gamitin ang orasyong ito upang hindi nila kayo masaktan. Narito ang orasyon. Kapispis, soldala, kampispip, kalahos, chovitros, pu. Kung kayo naman ay isang manggagamot, ay bago nyo gamutin ang may sakit dulot ng masasamang espiritu o elemento, ay bigkasin nyo muna ito sa inyong katawan at ihihip upang ang masamang espiritu at mga engkanto sa paligid ay mga takot sa inyo at hindi kayo kayang titigan dahil sa taglay nyong liwanag. Narito ang orasyon. Leisak, Leigur, Leitur, Christum, Egusum, Pactum, Dominum, Nostrum. Kung ang may sakit naman ay nagwawala, maaari niyong gamitin ang orasyong ito upang siya'y patigilin, dahil kapag binigkas niyo ang orasyong ito sa inyong daliri at idinikit sa katawan ng pasyente, ay para itong ipinako sa kanyang kinalalagyan. Narito ang orasyon. Igsak, erdimit, egulhum, pinakuan, pu. Narito naman ang orasyon sa kahoy na sinukuan upang magamit nyo ito pampaamo sa kapwa o maging pampasuko ng mga mangkukulam o mga masasamang espiritu at elemento na gumagambala sa may sakit. Narito ang orasyon. Sukuan, lisomia, taluble, lipata, lamtam, sanitam, kuriam, suko, hum, at saka idiin ang paa at saka banggitin ang susi. Mitam, pederectum, Maria, Jesus, hum. Ito naman ang orasyon na maaari niyong magamit upang lumaya sa katawan ng may sakit ang mga masasamang espiritu at mga espiritu ng kulam o barang. Narito ang orasyon. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, Jesus a Eterni, Domini, Baderetro Satana, Ego Sum, Cruz di San Beatum. Ito naman ang orasyon na ihihihip nyo sa tuktok ng may sakit upang bumalik
ang kanyang diwa. Semi sicut Deus. Ang orasyon naman ng tagabulag na ibabahagi ko sa inyo ay nagamit ko maging sa checkpoint at sa mga kaaway. Ihihip lamang ito sa inyong dibdib at tumadyak sa lupa ng 3 beses. Narito ang orasyon. Crucem Espeliar Santa Matilde Jesus Domini Jesu Cristo In Salbum Ni Pactum Et Miseas Que Bilabit Licit Noritaes Oxit. Narito naman ang orasyon sa lakas. Para itong energy drink na ibinabalik ang dating lakas kung ikaw ay pagod na. Bato Kriste Arma Bakalara. Kung ikaw naman ay pinagbabantaan ng masama, ay maari mong gamitin ang orasyong ito upang mawala sa isip niya ang kanyang masamang balak sa iyo. Narito ang orasyon. Mitim Gladium In Vaginam Mihi Pater Nun Bibat Helium Som Rom Dum. At banggitin ang susi. Mikobatum Salvame. Ito naman ang orasyon sa mga namamagang parte ng katawan at mabilis din itong makapagpahilom ng mga sugat. Narito ang orasyon. Satora, Robota, Nitabe, Ratota, Ese. Banggitin ang susi. Liatmor, Impari, Kriste, Animima, Maria, Santissima, Salvame. Shoutout po kina Ismael Vlog 5975, Angel Lazar 439, Nimesio Remodo, Jermin Dombriguez 7714. Salamat po.